Magandang hapon ho sa lahat. Andito tayo sa munting piggery ko. Update ko lang ho kayo dito sa status ng mga baboy. Itong edad ho ng bae ko ngayon na isang buwan at isang linggo. Ito na ho sila ngayon, oh. Malaki na. Matataba na. Yung mga malalaki, hiniwalay ko na. Nilagay ko dito sa gitnang cubicle. Pero may iniwan ho kung dalawang biik doon sa isang inahin at doon sa isang nahin. May dalawang biik din. Ito lang hiniwalay ko yung mga malalaki. Ayun, tignan nyo. Katatapos ko lang ho maglinis kaninang umaga dito. Hinugasan ko yan. Ayun, malinis sila. Ay, binagay ko nga pagkain kaninang tanghalin. Di pa nila nauubos. Ang binibigay kong feeds ngayon dito, pre-starter na feeds. Yan ang pwedeng ibigay sa kanila ngayon kasi sa age nila may ano talaga yun, may pagkain para sa ganong edad. Ito yung dalawang biik na maliit na bansot ho ito eh. Ayun, dalawa. Iniwan ko yan dyan kasi kung doon sa drinker para sa biik, hindi nila naabot. Kung di sila makakain doon ng tubig, mahirapan sila kung iiwalay sila doon sa nanay nila. Nakakakain sila ng feeds, pero ang problema doon sa drinker, hindi nila maabot eh. Kasi nabansot ho yan eh. Sa bagay, dalawa lang yan dito sa inahin na yan. Sila lang yung maliit. Pero healthy naman ho yung biik, wala namang problema. Yun nga lang, maliit. Medyo na-delayed lang ang paglaki. Pero lalaki din naman yan, sabi ng technician, ganyan daw talaga sa mga kwan ng mga biik, mga baboy. May nababansot, pero pag dumating na yung age na lalaki yan, lalaki din ho daw talaga yan. Madelayed lang ang paglaki. Ito, pakita ko sa inyo yung ilog. Ayun, no? Medyo madilim lang doon sa area kasi natatakpan ho ng puno eh. Doon ako kumukuha ng tubig na panghugas dito sa piggery. Pero yung inumin nila, iba yung inumin nila eh. Ito ho sila oh. Ayun, malalaki, malinis na ho sila. Kasi nung bago ko hinugasan, ang dumi ho niyan. Naku, hindi nyo ano yung hawakan sila pag hindi mo na linisan o napaliguan. Ito yung drum, yung pinaglalagyan ko. Yung isang drum para doon sa inahin, ang feeds niyan. Yung isa naman para doon sa mga beak. Ito yung feeds nung, ayun yung kulay pink na yon. Yung edad nila na first 5 days hanggang 30 days, yan ang pinapakain. Ito yung isa, oh. Ayan, oh. Ayun yung dalawang beak na kasama niya. Ito yung drum. Ayun yung hose. Ang source ng tubig ng drum na yan, yung inumin, galing ho yan doon sa taas. Pero sa, ano yan, sa balon ho nang gagaling yan. Kaya malinis ho yung tubig na iniinom nila. Ito sila, oh. Ayun yung dalawa, oh. Pero itong dalawang yan, mas malaki yan kumpara doon sa dalawang bansot doon sa kabilang side. Hapon ho ngayon dito kaya medyo mainit. Ito yung trapal na nilagay ko. Kasi pag wala ho yung trapal na yan, pag hapon, tinatamaan sila ng araw doon sa loob. Ayun, sa bubong ho, pakita ko sa inyo, ayun yung solar, yung ginagamit yung ilaw. Kaya pag gabi ho, ang ilaw dyan eh solar. Hindi ako gumagamit ng kuryente. Pero late ko na lang ho nagamit yan. Nung magbabuntis na yung mga baboy, bumili na ako ng solar. Ito yung paligid ng piggery ko. Marami ho talim ho dito. Mga saging, coconut. Andyan din ho yung malapit yung taniman ng talong tsaka ng sili. Ayun. Tarpuli, no? Meron pang cubicle ako dito na dapat tapusin pero wala pa kasing pondo eh. Pag nakaipon ako siguro, pag ay patapos ko yung natitirang cubicle, bahala ko kasi magdagdag ng isang inahin kaya
yung isang cubicle na hindi natapos, kailangan tapusin yun. Kasing popwestuan yung idadagdag kong inayin pa nagkataon. Ayan o, malusugo yung mga biik eh. Saka mabilis nung lumaki hanggat maganda yung tubig. Etong dalawang biik na to, gusto ko sanang ihiwalay na. Kaso yung nanay nila may gatas pa, oh, sayang naman. Kaya hindi ko muna nililipat, sinasama dito sa madami. Siguro pag wala ng gatas yung nanay, ilipat ko rin ho yan. Ito yung biik after 3 days. Nag-LBE mo yung mga biik. Ang problema ko dito eh. Sabi ng technician, baka nasobran ako ng pakain. Kaya dapat bawasan ko na yung pakain. Tsaka may dalawang, tatlong gabi na umuulan na malakas. Giniginaw dun siguro yan. Kaya ang ginawa ng technician, nagpa-inject na lang ako ng kwan, antibiotic, para maagapan. Dahil kung di maagapan yan, delikado eh. So para makaiwas ako sa disgrasya, gastos na lang. Ganun talaga eh. Kailangan agapan mo yung kwan, kundi baka madisgrasya, sayang.